basta sa aking ka, sumama na. Di na ako maghahanap ng iba. So, ayan, eh, nako, eh, ito ang ating unang pag-uutapan po, Biko, na medyo talagang, ano eh, talagang, ako, basta panoorin na lang muna natin. Ewan ko ba kung bakit ganito itong, ano, itong binanap dito ni Montemayor. Actually, hindi ko to kilala, hindi ko po siya kilala, ngayon ko lang siya nakita. Ngayon ko lang siya na ano na kilala, hindi ko po alam ang itsura nito. Ngayon ko lang po siya nakita, ngayon ko lang siya napanood, ngayon ko lang nalaman na meron palang Jose Montemayor na kumakandidato. Talagang ito, purong-puro po itong aking pagkakakilala dito, ngayon ko lang po to nakita. Ha? Kasi una lang akong nanood dito kay ano eh sa SMN9 News, apat lang sila doon. Yung debate ko na doon, doon lang ako nanood na naunang manood. Ngayon dito, kasi di ba, eto pa lang CNN, ngayon pa lang po nagkaroon ng siyam na presidential ball. So ngayon ko lang nalaman na meron pa lang, eto pa lang, itong Mangundato, nadinig ko na, pero itong Montemayor, hindi ko po talaga alam. So pakinggan po natin. All the reasons you gave tonight are exactly the reasons why CNN Philippines organized this debate. Your campaign is in full swing. You have your supporters on the ground cheering you on. You also have your campaign donors. The Bureau of Internal Revenue states you can keep campaign donations, but because they are considered income, they are subject to tax. So this is the show of hands. Show of hands candidates specific to excess campaign funds. Which of you agree that unused campaign funds should be returned to donors? I'll repeat the question. Which of you agree that unused campaign funds should be returned to donors? Raise of hands. Okay, lahat nagtaas ng kamay except for Mayor Isko. Yes. Because I have... Mayor Isko, go ahead. Microphone, please. Oh. Because I have to be fair with the Filipino people. Hindi ako nagsoli ng binigay sa akin tulong sa kampanya na sobra, ngunit dinupad ko ang aking tungkulin bilang mamamayan na magbayad ng buwis. That's why wala akong moral ascendancy to answer the question in favor. So I have to remain... of what I have done in the past, and I don't know what I'm going to do in the future, and I hope that someday, somehow, the new sets of Congress, the Senate and Congress, for that matter, should pass a law that requires this kind of questions later on, so that we can resolve it properly and fairly. Yes. What matters most, you pay your tax. That's What matters most, you pay your tax. Yun po ang pinaka-importante na trato o traits o ugali, karakter ng isang Pilipino. Hindi lang ng kumakandidatong presidente. Ha? Bawat Pilipino ay entitled na magbayad ng tamang tax ng naaayon sa kanyang buhay o lifestyle. O, so katulad yan, kahit mga magbobote, mga mangangalakal, oo nga't maliit lang ang kanilang kinikita, pero... sila po, kapag bumili sila ng isang kilong bigas, meron niyang kasamang tax. So, katulad naman namin po, mga YouTuber, meron din po kaming income tax na kailangang i-file na after pagkatapos ng taon, eh, yun po yung inaasikaso ng mga income tax. Yan yung ganap ng ano, mga accountant, di ba? Mga CPA. Yan ang ginagawa ng mga CPA. Kailangan mong ipakita ang iyong income at sila ang bahalang mag-ayos niyan. Yeah po. So, yun ang pinakatama lang na ginawa ni Yorme. Nagbayad ng tax, kumbaga, tinupad niya yung tungkulin ng isang tama at isang wasto na pag-uugali na tungkulin netong isang Pilipino. So, alam niyo po, sa totoo lang, first time lang po na merong presidential ball na nag-proklama o na-declare ng kanyang excess fund at nagbayad ng tax. Actually, meron pa, kung ito po'y naaalala nyo ha, correct me if I'm wrong, si Lenny meron siyang sinabi dati na meron siyang excess tax.
excess funds sa campaign. Hindi ko lang alam kung dineklare yan ni BP Leni. Meron po yan. Meron po yan dati. So, eto si Yorme lang po, kauna-unahan. At sa tingin ko, eto lang yung napapansin nila kay Yorme na tinabi niya o nilagay niya sa kanyang sariling bank account, tinago niya yung kanyang natira na pera sa pangangampanya. Pero hindi naisip nung ilang mga kumu-question kay Yorme na si Yorme po ay nagbigay ng 100 million. Ha? 100 million na halaga ng kinita niya sa mga endorsement. Diba? Yun ang masaklap na katotohanan dito sa atin. Ang nakikita lang, yung binulsa. Pero yung ibinigay, hindi nakikita. Diba? Malinis naman yung transaksyon na yun ni Yorme. Malinis. Diba? Malinis yun. O saka ito pa, kunwari, o sige, kunwari merong batas na, kunwari meron lang nagutos, o balik mo yung pera, di ba, hindi sa'yo yan, natira yan sa pangangampanya mo, ibalik mo. O sige, kunwari, ako nagbigay ako ng 1 million kay Yorme. Matatantya ba ni Yorme kung magkano yung nagastos sa 1 million na binigay ko? Pwede bang sabihin ni Yorme, o Mac, eto, 500,000 lang nagastos ko dun sa bigay mo, di ba, ang hirap mag-estimate niyan. Diba? Napakahirap pong mag-estimate niyan. Kaya nga po medyo complicated yung pinalalagyan ni Yorme, yung sitwasyon niya. Kaya nga po ang ginawa na lang ni Yorme ay kinuha niya, nilagay niya sa kanyang sariling account siguro, tinago niya, binayaran niya yung tax kasi yun daw ang sabi ng BIR, yun ang tamang gawin. So sumunod lang siya sa naayon sa batas. Di ngayon, nakatabi na sa kanya. Ngayon, nung siya naman ay kumikita na sa mga endorsement like Vicky Bello, like Jag. Meron pang isa, gulong yata ba yun? Hindi ko matandaan kung ano yung endorsement ni Yorme. Nung time na yan, yung mga kinikita niya, yung mga cheque, hindi niya man lang nakita yung halaga, hindi man lang niya nakita yung pera na hindi niya nahawakan. Diretso sa charity. Imagine niyo po kung gaano ka lupit yung ginawa ni Yorme. 50 million yung kanyang natabi, binayaran yung tax. So pagpalagay na magkano yung tax, baka 5 million yung tax, di meron siyang 45 million sa kanyang bangko. Tapos yung kanya namang ibinalik doble-doble. Diba? Tubong lugaw, 50M yung kanyang nakuha. Ang kanyang pinamigay, 100M. Kung tutusin niya, pwede niya nang isubi yung 100M na yon na kinita niya sa mga endorsement. Pwede niyang hindi sabihin sa mga tao. Eto nga po, kita niyo kung gaano kababang loob ni Yorme. Hindi niya pinagyayabang yon na nagbigay siya ng ganun kalaking halaga sa mga endorsement. Yung mga nakuha niyang pera sa endorsement. 100M. Hindi niya pinagyayabang na kanyang pinamigay. Kaya po, kita nyo, napakadakila po ni Yorme ito. Play pa po natin. It's important. A question, Dr. Montemayor. Paano naman po yung $15 million na binigay ni Bill Gates? Isosolid nyo po ba yan? I'm sorry, sir. $15 million na binigay? $15 million that were donated to Mayor Isko, as I read in the papers. Is that a campaign fund? 50 million pesos po, sir. At yun po yung sinasabi ni Mayor Isko. Bill Gates po, walang peso si Bill Gates. Mr. Montemayor, with all due respect to you, I have high regards to you, but I want to show you. Ito po, yung resibo ng BIR. Ito po, resibo, hindi po gawang rekto. Isa lang po yung tanong what po. What I'm saying is that there is no such thing as $15 billion. Di ba, $15 million. Dollars, it is prohibited by law. Bawal po tumanggap ng mga ganong klaseng... So wala pong ganon? Wala po. Eh, okay. It's not true. I don't know where did you get it. In the papers, it's all over the papers. 15 million pesos po. $15 million. Well, I beg to disagree with the gentleman, the doctor, that there is no such thing. And we will be honest and fair. I'm satisfied with that. Salamat naman po. At, okay. Yes. Thank you. Thank you. 15. Eto ha, totoo lang po ha. Kita nyo ha, yung ano ni Yorme na yon, di ba, nilabas niya yung papeles. There's no such thing.
Actually, meron po akong narinig, meron po akong nabasa tungkol doon sa nag-donate si Bill Gates, pero hindi po campaign, hindi campaign funds 'yon. 'Yon ay donation ni Bill Gates sa hindi ko po sure ha, kung kanino di, kung saan dinonate, kung sa siyudad ng Maynila para sa kanilang COVID paglaban sa COVID. Donation ni Bill Gates sa Metro Manila or sa mismong Manila lang, hindi po ako sure ha, kung diyan lang po. Meron pong ganun talaga. Meron talaga. Siguro yun yung nabasa ni Montemayor, pero hindi campaign funds. Bawal kang tumanggap ng pera na donasyon sa iyong pangangampanya galing sa ibang lahi. Hindi po pwede yun. Kasi mangyayari niyan, parang magkakaroon ka ng magkakaroon ka na utang na loob sa mga taga labas. Ngayon kapag nagkaroon ka ng utang na loob diyan, syempre manalo ka, baka mamaya singiling ka, baka mamaya hingyan ka ng balik sa iyong tinanggap na pera sa kanila. O yun, sabi ni Andre Luis Reyes, galing kay David Gates yon. O kung kanino man po galing, di ba? Hindi yun kay Bill Gates, oh. Kundi kay Bill Gates, okay lang. Kung hindi sa, kung kanino man binigay yan, at least ang importante, hindi po campaign funds. Hindi po pwedeng tumanggap ang, hindi po pwedeng tumanggap ng, ng pera. Hindi ka po pwedeng tumanggap ng, ng pera dun sa ano na yon. Oh, nako. Nako, kaya pala. Teka lang po, may replyan lang po ako. Kaya po pala. Napakadami agad. Views. Thanks po. Yan. Di ba po? Yan, kung maano niyo po 'yan, kung mapapansin niyo po yung mga sinasabi ni Yorme, napakagalang. Di po, napakagalang. Kumbaga, 'yun, alam niyo po nung nanonood po kami ni Joy kanina doon sa TV namin. Anong-ano na kami diyan eh kay Montemayor eh kasi sinoplak na siya una ni si Calyody. Sinoplak na siya ni Calyody. So napansin ko na sabi ko, eto abangan mo to. Sabi ko, "Yours. Tignan mo mamaya, tignan mo. May sasabihin niya kay Yorme." Hindi ko alam kung ano sasabihin kay Yorme, pero naiisip ko na. Parang si Montemayor nandiyan para mambara, para parang mambara o mangsoplak o maghanap ng butas dun sa ating mga presidential balls. Siyempre, kasama na dyan si Yorme. So, yun yung pumasok sa isip ko. Kaya nga sabi ko, intayin natin to kung ano yung sasabihin nito. Ayun na nga, hindi nga ako nagkamali after ng ilang minuto. Maya-maya lang sila naman ang nitong si Montemayor. So napakagalang po ni Yorme kasi alam niyo po pagkatapos po ng debate talagang inano ni Yorme lahat. Nag-peace bump ba tawag yan? Peace bump silang lahat. Lahat inano ni Yorme. Talagang nilapitan niya lahat. Napakagalang po ni Yorme. Yun po ang isa sa mga nakaka-ano talaga dyan. Ayun. So, kung kanino man po galing, David Gates daw o Bill Gates, kung kanino man po yun. Diba, ayun o, fact-check lang sir, yung donation ng Bill Gates Foundation is for the City of Manila. So, yung sinasabi ni Montemayor is false. Yung donation ay para sa lungsod ng Maynila and prior ito sa pandemic. Okay po, diba? Kaya nga po, kung ano man po yun, ang importante, hindi po yung campaign funds na katulad ng tinutukoy ni Montemayor. Diba? Mali yung isip ni Montemayor na yun. Hindi po galing para sa campaign funds. Yun lang yung pinakapunto nun. So, naisagot ni Yorme
Nasagot ni Yorme ng tamang-tama, saktong-sakto, swak na swak. At sabi nga ni Montemayor, ayun, kontento siya dun sa sagot ni, ano, ni Yorme. Satisfied siya at siguro naramdaman niya rin. Eh, teka, parang mali yata yung pasok ko. Diba, siguro naisip din ano yun ni Montemayor. Teka, parang mali pala yung sinabi ko. Diba, eh, ayun kasi eh. Kala niya siguro, ganun-ganun lang si Yorme. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, eto rin ang isang pinag-usapan namin ni Joy kanina. Kaya hindi a-attend. Ha? Kaya hindi a-attend itong si Marcos Jr. Kasi nga po, nandyan si Calyodi. Nandyan si Montemayor. Nandyan pa si Yorme, saka si, ano, si Ping Lacson at si Kaleni. Diba? Kita nyo, nandyan yung lahat ng mga pwedeng bumanat dito kay Yorme. Eh, dito kay ano, yung mga pwedeng bumanat dito kay Marcos Jr. Kaya hindi po a-attend talaga si Marcos Jr. dyan. Hi, Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka, maraming salamat.